Sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli ng gobyerno ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Chinese Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli ng gobyerno ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Chinese military. Iginihit ni Wang Ye na ang Pag-asa Island o kilala sa China bilang Zhongye daw ay dapat isauli ng Pilipinas sa China dahil ang isla ay sakop umano ng kanilang bansa at walang karapatan ng Manila na magtayo ng mga infrastruktura at magpadala ng mga sundalo sa lugar. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Chinese government ang Pilipinas na ibalik sa China ang pagkokontrol sa Pag-asa Island at ilegal umano ang pananatili ng ilang mga Pinoy na residente sa nasabing isla. Ngunit sinabi naman ng Philippine Department of Foreign Affairs na wala umanong karapatan ng China na angkinin ang Pag-asa Island dahil malinaw umanong napakalayo nito mula sa Chinese mainland at sakop din ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international na batas. Iniulat naman ito matapos binigyan din ng Philippine Coast Guard ang kahalagaan sa paggamit ng mga pribadong supply boat para sa kanilang operasyon sa BRP Sierra Madre upang hindi lalong tumaas ang tensyon laban sa China o sa iba pang mga claimant countries sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Jay Tarela na nais patunayan ng gobyerno ng Pilipinas na umaayon ito sa international norm ng non-military cession sa dispute sa nasabing pinag-aagawang karagatan sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga Navy vessel sa kanilang resupply mission. Sinabi ni Tarela na hindi nila nais iprovoke ang sinuman, nais nilang ipakita sa mundo na sumusunod sila sa international norm ng non-military cession at hindi rin sila lalabag sa anumang provision ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Matagumpay na nakapasok ang PCG sa Ayungin, Seoul matapos makaiwas ito sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at dahil dito, nakalapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre at nakita nilang tunay na estado na nasabing grounded na Navy ship. Ang Philippine Coast Guard ay nag-escort ng 2 vessel sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barko na naka-ground sa Ayungin, Seoul mula pa noong 1999 at tumatayo ito bilang simbolo ng pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan si Tarela na nasa panig ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, naniniwala sila na nagsasagawa pa rin sila ng ligtas na routine operation pagdating sa mga resupply mission nito sa BRP Sierra Madre. Samantala, sa ibang mga ulat, sinundan umano ng isang warship ng Pilipinas na BRP Andres Bonifacio ang isang vessel ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at sinabi sa report na agresibo umanong nilapitan ng nasabing Philippine warship ang China Coast Guard. Ang BRP Andres Bonifacio ay kasalukuyang nagpapatrolya sa West Philippine Sea upang magbigay ng suporta at seguridad sa mga tauhan ng sandatang lakas
kaistasyon sa BRP Sierra Madre nang bigla umano nitong namataan ang isang barko ng China Coast Guard. Agad umanong naglabas ng radio challenge ang BRP Bonifacio, ngunit bumuelta naman ang Chinese Coast Guard at sinabi na dapat umalis ang nasabing warship sa lugar dahil illegal umano itong pumasok sa teritoryo ng China. Ngunit nanindigan ng mga personnel ng BRP Andres Bonifacio at nilapitan ang barko ng Chinese Coast Guard. Hindi naman pumalag ang mga Chinese at daan-daan umanong lumayo ang nasabing bisel sa lugar. Iniulat naman ito matapos isang People's Liberation Army Navy bisel at isang Chinese Coast Guard bisel na may numerong 5203 ang namataan ng Philippine Coast Guard na nakaangkla sa paligid ng Pag-asa Island kasama ang 42 pinaghihinalaang mga Chinese Maritime Militia. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na sinusubaybayan ng mga tauhan nito na nakatalaga sa Pag-asa Island ang presensya ng mga Chinese vessel na may estimated na distansya na humigit kumulang 4-8 nautical miles mula sa Pag-asa at malinaw na nasa loob ang mga ito sa 12 nautical miles territorial sea na nasabing land feature. Idinagdag ng ahensya na naobserbahan ito ng nasabing PLA Navy, ang CCG vessel ay nag-ooperate at paulit-ulit na umiikot sa Pag-asa Island na may distansyang 4-8 nautical miles lamang. 14 na hinihinala ang Chinese Maritime Militia vessel ang nakaangkla sa paligid ng Pag-asa Kitwe na may estimated na distansya na 4 nautical miles sa kanluran ng nasabing isla, habang 28 iba pa ang binabantayan sa paligid ng Pag-asa K4 ayon sa Philippine Coast Guard. Ang Pag-asa Island ay pinakamalaking land feature sa Kalayaan Island Group na nagsisilbing pamunuan ng lokal na pamahalaan ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan at tahanan ito ng higit sa 400 lokal na residente kabilang ang humigit kumulang 70 bata kasama ang military, law enforcement at civilian government personnel. Sinabi ng Philippine Coast Guard na batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 South China Sea Arbitral Award, ang naobserbahang lokasyon ng mga Chinese vessel ay nasa loob ng 12 nautical miles territorial ng nasabing isla.